Oh guys, konting bilis. Every second counts. Naghihinga doon ang pasyente. Okay, very good. Isa akong registered nurse. Noong 2009, habang naghihintay ako ng resulta ng board exam, napag-isipan kong kumuha muna ng basic life support at first aid training kasi isa to sa mga requirements sa mga ospital bago ka makapasok. Yung last day namin, para siyang simulation o parang mag-re-enact kami ng mga situation kung saan titignan yung galing namin sa pag-response sa mga emergency cases. Check nyo mabuti kung tama yung mga ginagawa nyo, ha? Alalahanin nyo, sa inyo nakasalala yung buhay ng pasyente. Yes, sir! Check nyo rin yung mga katabi nyo kung kilala nyo pa. Iba na yung mga katabi nyo. Ako si Bea Agunoy, isa akong registered nurse. At the same time, isa din ako sa mga safety instructors. Pagdating namin dun sa may training center, ang naabutan namin is yung final transfer na nila ng mga casualties. Ba't ngayon lang kayo dumating? Kung kailan umuulan na. Pasensya na. Okay, tama na yan. Sige na, guys. Nag-uulan-ulan na siya, pero wala kaming alam na may malakas pala yung bagyo na paparating. Na yun nga si Ondo. Naririnig na namin sa radyo na may mga unpassable na mga area. Sabi yung nangyayari, no? Paano tayo uwi nito? Ilalim na sa amin sa Malabon. Sinabi mo pa. Huwag dito na tayo magpapalipas ng gabi. Yung yan, na-stranded kami. Tapos, yung iba nagpa siyang umuwi, yung iba nag-stay kasi wala na madadaanan. Tapos, eventually, nawala na ng kuryente kasi sa lakas ng bagyo. Wala kaming magawa. So, parang napag-isipan lang namin na out of the blue. Parang, mag-open forum kami. Bumaba kami doon sa may receiving area. And then, nag-form kami ng circle. Kasama namin yung iba't ibang mga volunteers na na-stranded din doon. Walang ilaw. Ang ilaw lang namin, naglagay lang kami ng kandila sa gitna ng circle. Tapos, yun, nag-usap-usap kami nung mga kasama para pang kill time lang siya. Usually about nursing, bakit ka nag-nurse? Bakit pinili mo to? Anong mga plano mo after this?
Pero nung binalik namin yung tanong dun sa instructor namin, nagulat kami sa sagot niya. Nakakainip din magantay kung papasa ka sa board exam. Kaya yun, nag-training ako dito. Hey sir, bakit hindi kayo magtrabaho sa ospital? Oo nga sir. Dito na lang ako. Ayoko lang bumalik din sa ospital. Hindi ko kinakaya mga nakikita ko dun eh. Bukas kasi yung third eye ko. Oh? Third eye? So, nakakakita kayo ng mga multo? Oo, oh, palagi. And then suddenly, si Benji, meron na siyang napansin siguro sa paligid. Bigla na lang siyang nanahimik. Oh! Benji! Okay ka lang ba? Guys, namumutla kasi siya eh. Oo nga, parang namumutla ka. As in, yung itsura ni Benji, yung gulat na gulat, yung na-stun talaga siya, hindi na siya nakagalaw, nakatingin lang siya doon. Yung reaction ng mukha niya, parang natatakot na siya na naiiyak na nagagalit. Nakikita niyo ba yun? Alin? Ano? Alin, sir? Saan? Alin? Saan? Saan? Ayun, sa Agdan. Sir, okay ka lang? Okay ka lang, sir. Tama na. Pababa na sila. Ano? Nandiyan na sila. Sino? Sila, wala naman. Pinasag niya yung katahimika na nagulat kami lahat sa sinabi niya na andyan na sila, na pababa na sila. Kasi nandun kami sa tapat ng hagdanan, tapos nakapwesto siya dun na nakaharap sa hagdanan. Sinescribe niya yung iba, mga sundalo ng gera, may mga babaeng parang nahihirapan, parang humihingi ng tulong. Pero yung isa doon na pinaka nakakapansin, nakakatakaw ng kanyang pansin at pinaka kinakatakutan niya, yung itim na bata na may pulang mata daw. Kasi parang tinitignan siya ng masama habang pababa yung batang ito. Nagtaka kami, and then bigla na lang siyang nanita, sabi niyang ganyan, tumigil na kayo, hayan na sila. Tapos yon tinignan namin yung kung saan siya nakatingin, dun sa may hagdan. Pagtingin namin, wala naman ako nakikita. And then suddenly, may naramdaman na kami na parang nag-circle na malamig na hangin. Benji, huwag kang manakot. Wala kaming nakikita, oh. Parang nag-iiba na yung pakiramdam namin. Parang may hangin na bumababa mula dun sa hagdan. Na parang ang lamig-lamig. Parang unti-unti na kami kinikilabutan. Oo, naramdaman ko yun. Nagsitayuan na kami. Yung iba nagsisisigaw na. Kasi natakot na sila. Maya-maya, nung kalmado na lahat, tapos parang wala nang nangyari, nabasag yung katahimikan. Sinabi nga nung instructor namin na doon sa dulo, sa corner, merong babaeng nakaputi na mahaba buhok na umiiyak. Nung sinabihan namin yung umiiyak na tumigil ka na or itigil mo na yung pag-iyak mo, parang na-realize namin na, teka, hindi lang nga kami nandito, may kasama nga kami dito. Pagkatapos tumigil yung iyak, maya-maya, nagulantang na naman kami. Sir, kailan pwede deliver yung relief goods sa mga nasa lanta? Well, bukas ng umaga, darating yung mga truck para pick upin ang mga yan.
Parang may dumadating sa labas. Ha? Sino? Ayun, sa labas. Parang yabag na, parang mabigat na, parang pagod na. Pero wala naman dumating. Madilim pa rin yung, madilim pa din yung paligid namin. So parang nagtaka ka. Ayun, sa labas. May mga sundalo. Papalapit na sila dito. Hanggang sa sinabi ng instructor namin, hindi mga rescuer yun. Yun yung mga sundalo na galing ng gera. Hindi na naman normal yon doon sa na nangyayari doon sa amin. Iniisip namin kung dahil lang ba yun sa opisina o kaya naranasan namin yun o dahil nasa loob kami ng Intramuros. Kasi dahil nga nung panahon ng gera, di ba maraming namatay sa loob ng Intramuros. Hindi lang mga sundalo, pati mga civilian. So parang unti-unti naming nare-realize yung mga nangyayari. Na kahit hindi kami nakakakita talaga o wala talaga kami third eye, mararanasan namin, maramdaman o madidinig namin yung mga kaluluwa dun sa loob ng Intramuros. Pero yun nga, hindi pa pala yun ang huli. Mayroon pa pala mga kasunod. Papahinga na din. After ng packing ng relief goods, pagod na din kaming lahat. Nag-decide na kaming magpahinga, so kanya-kanyang latag na kami ng higaan. Inayos namin yung mga higaan namin doon sa hallway, which is doon kami sa magkabilang side. So parang separate ang mga girls, separate ang boys. Tapos nag-iwan lang kami ng space sa gitna para daanan namin. Pero sa labas, pabugso-bugso pa rin yung lakas ng ulan tsaka hangin. Brian, napansin mo ba si Benji kanina? Eh parang nananakot lang niya. Ewan ko kung maniwala pero nakaramdam talaga ako ng malamig kanina eh. Hindi kami makatulog ng katabi ko ni... Tapos, all of a sudden, bigla na lang kaming napalingon doon sa may hagdanan. Hindi namin alam kung anong rason, pero bigla na lang kaming napalingon doon. Tapos may nakita kaming silhouette itim. Nakita mo pa yun? Yung alino? Oo. Ala, bakit nakikita na natin sila? Nakatingin siya sa amin, pero yung mata niya nanlilisik na pula. Hindi ko alam eh. Di ba nandun lang siya? Sa takot namin ni Brian, nagsiksikan kami. And then after that, trinay ulit namin na silipin. Sabi ko, tignan ulit natin. Pagtingin namin, wala na siya sa hagdan. Nakatayo na siya. Tapat lang siya nung pintuan, nung main door nung office. Tapos bigla akong napalingon sa may ulunan namin. Paglingon ko, May silhouette ng bata na naka-Indian sit sa taas, nakatingin sa aming dalawa. Kasama ko sila, mga nakahiga na. Tapos ako parang gusto ko muna mag-observe sa kanila. Kasi wala akong makausap. Parang tinitignan ko yung mga kasama ko kung anong pinaggagawa nila. So hanggang sa may biglang nangyari. Benji yun. Sumigaw siya ng malakas. Sabi niya, umalis ka dyan. Ayoko na. Takot na ako. Umalis ka dyan. Parang may pinapagalitan siya.
So akala namin parang may kaaway instructor namin. Sabi ni Benji, may naghahawak nga daw sa kanyang paa. Parang pinipigilan siyang gumalaw. Itim daw na anino na pula yung mata. Tama na! Siyempre, sabi namin ni Brian, nakita din namin yun sa may hagdan. Takot na takot na rin ako. Kasi nakita ko eh, nasa isip ko kanina yung anino. So parang nag-match yung instructor tsaka yung nakita ko. Nung magmi-midnight na, tulog na ang lahat. Siyempre lahat gusto na din namin matulog. Tahimik na. Biglang may narinig kami. Siguro hindi lang mga tatlong bata yun. Siguro nagtatakbuhan sila. Parang papasok dito sa training office namin. Gising! Guys! Gising! May mga bata sa labas! Ayan, Martin! Hindi mo na lang yun! Tulog ka na! Ayun nga! Tulog ka na yan! Storbo ka, tulog mo na lang yan! Out of curiosity, trinay namin na silipin. Inangat ko yung ulo ko, tapos inangat din yung ulo niya, tapos sinilip namin. Wala naman. Alas 12 yun ng gabi, alangan naman may naglalarong bata. Kasi yun. May sumigaw na bata. Ako din, ako naman, sabi niya. May mga narinig na kami niyabag sa loob, sa may ulunan namin. May nagtakbuhan, siguro mga tatlong beses na pabalik-balik. And then yung sa tunog ng hagdan, paakyat. Yun, may mga yabag na paakyat. Ayun. Isan ba yun? Ayun. Kasi yun. May sumigaw na bata. Ako din, ako naman, sabi niya. May mga narinig na kami niyabag sa loob, sa may ulunan namin. May nagtakbuhan, siguro mga tatlong beses na pabalik-balik. And then yung sa tunog ng hagdan, paakyat, yon may mga yabag na paakyat. Ayun. Isan ba yun? Sobrang takot ko, naninigas na yung katawan ko. Yung time na yun, parang naisipan ko na magdasal na. Dinadasal ko na matapos na yung gabi na to. Dahil sa sobrang takot ko, parang ang dami-dami nang nangyayari. So, ang ginawa ko, humiga ako. Tapos kinuha ko yung panyo ko. Itinalakbong ko siya sa mukha ko or kinover ko siya para wala akong makita o wala akong madinig. Medyo na iidlit na ako, na pipikit na ako. Bigla na lang parang may umihip sa tenga ko, ang hangin, na malamig. Yung one corner ng panyo, parang umangat siya, na parang may sumilip sa akin. So nagulat ako, kaya bumangon ako bigla. Maya-maya, may nagre-react doon sa may gilid. Tapos biglang may umungol na babae. Tapos sabi niya, hindi ako makahinga. Parang tinatakpan yung mga mukha ng mga nakahiga doon. After that, hindi na kami makatulog. Parang ang init ng pakiramdam namin ni Brian kasi naka-back-to-back kami ng higa. Ang init ng pakiramdam namin pero yung pawis namin malamig. Tapos isa sa mga babae, dun sa may corner, sabi niya may nakita daw siyang bata na sumiksik doon sa may gitna namin ni Brian na nahiga.
In old times, they believe that a place becomes a portal when there was a great upheaval of energy in an area. Emotional energy, massive death. In some cases, they would even say places of great, great turmoil, like battlefields, actually become portals because there's a consistent flux of human beings turning into spirits in that particular area. Therefore, the gateway between worlds widens and the place would, for the long term, become a portal. Ang bigat sa pakiramdam yung nung lumiwanag na, parang yung buong pagod mo ng magdamag, yung takot mo ng buong magdamag, yung kaba, yun, ramdam na ramdam mo siya kinaumagahan. Good morning po. Mapapalatrim po sana kami para tumulong po sa paglarapak ng mga bigat. Kayo pala. Sige, tuloy kayo. Sige po. Yung karanasan ko na to, hindi ko talaga makakalimutan eh. Kasi bukod sa may ondoy or may bagyo talaga na malakas, na stranded kami sa training office, bukod dun, hindi lang pala kami yung nandoon eh. May mga kasama pala kami, yung mga ligaw na kaluluwa. Siguro hindi pa ayaw pa nilang tumawid or meron pa silang naiwan, hindi pa rin matahimik.